classroom. Kulong ka sa classroom. So that's plagiarism. Actually, you can plagiarize. Sabihin, maraming nagpa-plagiarize through cut and paste. Now, copyright infringement, yun ay pag binayolate mo yung mga bagay na under copyright pa. Diba? Kung nasa copyright pa siya at ginamit mo siya without proper permission, then that's infringement. Mm-hmm. Yun yung pagkakaiba ng infringement and plagiarism. Beverly, what do you think about plagiarism? Oo, gusto ko rin idagdag dyan yung tungkol sa plagiarism. Lagi namin itong pinag-usapan ng boss ko. Kasi, plagiarism is a dishonesty. So, tayong mga tao, no, galit tayo sa mga magnanakaw, sa mga politiko na hindi honest, ganyan, nagnanakaw ng napakalalaking pera, napakaraming property, corruption, ganyan, no. Pero itong mga tao na ito ay hindi naman nag-umpisa sa malaki, no. At ang isa sa mga maaaring pinag-umpisahan ng mga ganito kalalaking pagnanakaw ay yung mga intellectual dishonesty tulad ng plagiarism, 'di ba? Nagnanakaw ka ng ideya ng iba. Ganun din 'yun eh. So, kapag ikaw pag nagnanakaw ka, 'di ba, may naglalaban sa loob mo, 'di ba? May konsensya ka kahit papaano, no? Parang tama ba 'tong gawin ko? Copy paste, pero hindi ko sasabihin na dito ko kinuha, no? Yun yung isipin ng estudyante o ng isa pang writer. Kapag napaglabanan mo 'yun, may malaking possibility na sa susunod ibang uri pa ng pagnanakaw yung kaya mong gawin. So 'yun yung nakakatakot. Kaya hindi dapat pinalalagpas lang ng basta-basta ang plagiarism. Mm-hmm. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Mm-hmm. Tama ka, it's a form of dishonesty. It's actually an ethical concern, eh. Diba? It's just bad manners to copy of someone's work and then pass it off na as if ikaw yung original na gumawa. Yes, and if you have teachers, for example, if you have teachers teaching the course for the past 10 years, it would be difficult for a student to fool the teacher. Siyempre, alam niya yun. Diba? So, madaling ma-detect ng teacher kung yung estudyante, eh, niloloko siya. O nagka-copy-paste. Yes. Diba? And tama yung sinabi ni Beverly na pag nasana yung estudyante sa pangungopya, a time will come na masyado ng may kalyo na yung konsensya niya. Diba? And when you graduate from the university, diba? Or I can cite so many politicians started that way. Ay, sir, yung yung certificate. Diba? Yes. Oo. Diba? Pinifake na siya ngayon, diba? Yung mga diploma. At saka, yung mga ganitong estudyante, sabi nga namin ng boss ko pag nag-usap kami tungkol dito sa plagiarism na to, sabi namin, dapat sa mga estudyante na nagka-copy-paste na lang buong taon nila sa kolehiyo, no? At nakukopya ng assignment ng iba, nagpo-forge, ganyan. Dapat binibigay sa kanila yung diploma ay nakasulat na matapos ang 4 taong pangungopya. Imbis na pag-aaral, pangungopya, oo. Yung nakalagay, di ba? Katibayan ng iyong pangungopya. Actually, kasi it's also a sign of the changing times. Nung araw naman, ang mga nagre-research, talaga nasa library ka, nagbabasa ka ng libro, tapos sulat kamay. Mm-hmm. Di ba ngayon kasi it's so easy with computers and internet, access at 20-30 pesos an hour sa internet cafe to copy paste and then not cite the source, 'di ba? Minsan naman yung mga students natin, ginagawa nila nagka-copy paste, merong attribution pero wala nang original na nakapaloob dun sa salaysay. I mean, parang compilation na lang siya ng mga research. So it also downgrades, of course, the work of that person at saka yung analytical thinking niya. Tama ka, it goes into the full system of that person. And if we allow these things to really prosper, we create a nation of people who disrespect each other. Yeah. Nagkakaroon ng kultura yan eh. So yung nasa loob, na nangyayari sa loob ng classroom, mangyayari sa mas malaki pang field like politics or a community, pati sa kalye, pati sa business, no? Kung nandaya ka sa maliit na bagay, nasasanay ka na pati sa malalaking bagay nandadaya na rin. Tama yun. May gusto rin ako idagdag tungkol dun sa book piracy, no? Kasi lagi nating itong isa sa mga pinapanukala o pinopropose ng Philcos ay yung pagko-collect ng just compensation mula sa mga users papunta doon sa mga creators, no? So kami yung middleman. Laging sinasabi kasi ng mga tao na, hindi yan
uubra sa atin kasi developing country tayo, mahirap tayo, para naman yan sa edukasyon at iba pa, no? Maaaring natin yan i-relate sa book piracy, katulad ng binanggit kanina ni Sir, at katulad ng marami ng nakakaalam, ang uso ngayon na piracy sa book ay yung naka-CD. At alam natin na hindi naman mahirap ang mga bumibili ng CD na to, na ano, ang laman ay mga libro. Hindi ba? So, ibig sabihin, hindi kahirapan ang dahilan kung bakit natin tinatangkilik yung mga pirated na produkto. So, hindi rin dapat maging excuse yung mahirap tayong bansa, wag na natin gawin yung pinopropose nyo, Pilcos. Kasi para naman yun sa edukasyon. Di ba? So, yun, nakakalungkot lang. It's not the poverty that makes us buy these products. It doesn't justify it. Hindi rin siya justification. Kasi tama ka, ngayon, ang optical media, it's so easy to burn it. And hindi nga naman, I mean, hindi naman salat, di ba? Yung mga nagbo-burn or... Sino ba gagamit ng mga CD? Di ba yung may computer mga din? Yung mga laptop. Sa mga ibang bansa ba? I mean, I know that last Friday you had a forum sa De La Salle and you had representatives from other countries, yeah, no? Who were sharing their experience, yes, yes, in collecting for as a collective management organization for writers in their countries. Meron din ba silang similar experience, yes, or birthday? I'd cite two countries were with us nung sa presentation namin sa De La Salle. One is Australia and the other is Singapore. Now, for Australia, they're collecting for higher education institutions and for corporations. And the growth of their agency, it's called Copyright Agency Limited, is also parallel to the growth of the Australian publishing industry. Now, there was a time that our speaker, she's a lawyer also from Australia, she said that when I was studying, we were using US and UK books because there was no Australian publishing industry. Why? Because the publishers and the authors are not earning anything. Now, when we created this Copyright Agency Limited, nakaka-collect sila for authors and publishers. And the Australian publishing industry started to grow. Now, they're using Australian published books. So sinasabi niya, yes, diba? Sabi niya, yes, na magkasabay yun yung growth ng ng licensing na pinopropose ng CAL, Copyright Agency Limited, at yung growth ng Australian publishing industry. Now, let's go to Singapore. There was a time, would you believe, that Singapore was a pirate haven also. Ngayon ang mga nasa isip ng mga tao, Singapore, punta tayo Sentosa, progressive, yeah, malinis, bawal ang chewing gum, bawal mag-spit or whatever, di ba? Maraming, it's a fine city, di ba? Yes, may fine sa lahat ng bagay. Now, our Singaporean speaker was saying that there was a time when my country was also branded as a pirate haven. We're not denying that because it's true. We have huge buildings kung nasaan nandun yung mga copiers. They also have book-alikes and all these things. Now, they're all gone. And investors are flocking to Singapore because they're showing that we can protect your IP. And that's why Singapore grew. And there is a parallelism. Merong connection pala na once we start protecting yung mga rights ng mga authors natin, mag-grow yung publishing, yes, industry. We won't need to import books. We'll have knowledge homegrown and naaangkop sa bansa natin. So learning will also expand. Yeah. So may correlation po. Kadalasan kasi yung mga nababasa natin mga libro galing sa ibang bansa, papalitan lang yung example. Mm-mm. Kung California yung nakalagay, lalagay Quiapo, di ba? Papalitan lang nila. Pero, ganun pa rin yung tema noon, di ba? So, meron kang, you have a generation of students who believe and think that the best place to be in this world is the United States of America. Now, there are, of course, other countries much better than the US. Bakit? Kasi yung education system natin, yung naka-geared towards that. Na praising all the virtues of the US system and all the others, di ba? Pero hindi yun, meron ka sarili mong bansa, meron ka sarili mong kultura. Na yun dapat ang aralin. Yun yung nag-nurture sa'yo at yun ang dapat mong paunlarin. Now, everybody in the region saying, look at tiny Singapore. And they were able to do something about their own country. All right. Kaya rin natin, di ba? Ladies and gentlemen, I'm very glad that Phil Calls has come to the copyright scene of the Philippines kasi sa nakikita nyo naman po, may correlation yung economic development sa pagpaprotect ng ating mga authors and writers and publishers. We are a very creative people and we need Phil Calls now more than ever to protect yung mga rights ng mga authors who, as a general rule, don't even know that they have moral rights and economic rights to their works. So, as an ending, I'm going to give our guests, Alvin and Beverly, parting shots for our televiewers out there.
So, para sa akin po, inaanyayahan ko lahat. Let's respect copyright because copyright is human right. And when we create a culture of compliance, when we show respect for the copyright of our authors, we make the publishing industry grow. At kami naman po sa Philcos, we are very thankful that Norcode and Copynor are very supportive dito sa ating publishing industry, no? Talagang sinusuportahan nila tayo sa pamamagitan ng pagtulong sa Philcos. And we are inviting you sa February 6 sa Philcos Huntahan sa Diliman. Gaganapin po sa Videotech UP Film Institute. Lahat po ito ay bukas para sa mga scriptwriters, writers mula sa film and TV industry. At inaanyahan din po namin kayo sa kumakapunta po kayo sa January 28. 28, yes. Friday. Yes, January 28, Friday. Sa, kaya lang hindi yan. Sorry. 28 to Eric. Okay lang. Invite them to your website. I mean, how can they join? So, you can check their website. It's www.philcos.blogspot.com. Yes, nandun na lahat. Yes, everyone, writer, scriptwriter, author, whatever, publishers, ayan, do check out Know Your Rights and join philcos.blogspot.com. Thank you for joining us this weekend and join us again next week for another edition of Intellectual Property.